transmission malfunction. So check engine problema talaga ito. Ford EcoSport. So diagnose natin para makita din problema. Ang ganito, lalabas specific na siya. So input o output ang palitan. Bag-ulan ni wala ni agig baha o laykuan. Kay second owner mo. Ah okay. So pagbili mo ganyan na. Dili po. Ah so tuwing kasi mo kamot. Wala pa murag. Bago lang. Bago namin 'to binili, may pa-scan namin 'to. Wala may problema. So ngayon lang siya nagkuan. So ito report niya. Ito i-send ko sa iyo to. Ayan. Asa ko makapalitan na bisag asang speed sensor dito guys sa ilalim. Nandito doon oh. Dalawa. Yung isa doon hindi makalkal kasi magtatanggal tayo ng PSI. Magpalang araw guys, another client naman tayo na Ford EcoSports. So ang problema daw ay tumatakbo siya bilang na nawalan ng hatak at saka tawag niyan ayaw mag-engage ng kanyang reverse at saka ng drive. So mamaya konti lumabas yung check engine nagkaroon ng tinatawag na malfunction. Yung tinatawag na transmission malfunction, ibig sabihin hindi gumagana yung kanyang ECM at hindi nakaka-detect ng engagement ang kanyang speed input at saka output speed sensor. Okay, so samahan nyo ko guys sa simple nga basic pointers tutorials kung paano may i-share sa inyo kung ano yung basic pointers kung paano nyo malalaman mag-undergo ng scan. Okay, so ang gagawin natin, check muna natin yung engine and then after that i-undergo natin ng scan para makita nyo kung ano yung dapat yung gawin step by step tutorial. So tara, let's start, let's do it, pasok. Problema nito ngayon is transmission malfunction. So ibig sabihin na may problema yung kanyang engagement. Hindi daw kumakagat yung kanyang drive tsaka yung kanyang reverse. So ang gawin natin ngayon guys is i-undergo natin ang engine scan para matukoy natin kung ano talaga yung magiging problema nito. Okay? So tara, engine scan tayo guys. Let's go. Guys, ang problema. Ayan, check engine. Okay, so check natin kung anong dapat natin gawin dito. Okay. On natin. Ani-anim dito tayo sa kuan transmission module key on e-on. Okay, bago lang din nagkuha no? Okay, ang lumabas na code is P0718 tsaka P0722 at tsaka P0723. So ang ibig sabihin nito ay speed sensor ng input tsaka output speed sensor guys is malfunction. So kaya nagkakaroon siya ng tinatawag na transmission malfunction sapagkat wala ng bato yung kanyang speed sensor papunta doon sa kanyang ECM from controller module ng TCM o transmission control module papunta naman doon sa kanyang ECM kaya mag-a-appear talaga doon sa kanyang tachometer yung check engine issue and then appear naman doon sa lalabas naman doon sa kanyang dashboard yung tinatawag na transmission malfunction sapagkat may problema yung kanyang sensor at saka yun ang naging main cause ng kanyang walang hatak, hindi nag-engage yung kanyang transmission sapagkat walang control na mismo yung kanyang TCM sa kanyang engagement dahil walang ang bato yung sender which is yung kanyang input tsaka output speed sensor. So yun po yung dapat natin palitan. Okay, so papalawala natin sa may-ari, explain natin kung ano yung dapat niyang gawin. So ano ang dapat niyang bilhin para at least may idea siya. So basic points lang yun guys, at least mahalaga makuha nyo lang yung paano siya titirahin. Okay, gamit yung ating scanner na Ansel X700. Okay, so sige, explain natin sa may-ari guys para malaman niya kung ano yung
gagawin niyang step. So tara. Mga sensor imong kuno ni ilisan. Output shop input o output shop sensor ang palitan. So mga sensor. Sa imong transmission. So mo ni imong i-inquire. Naka messenger no. Okay, i-send ako ang ano ang meaning ani para ma-prepare nimo ang kuan. Ang atong himuon ani kuan ang input o output ni mga sensor mo to ilisan na to. Ibig sabihin wala na siya ga send og information or details kay ECM kaya mangyayari sa ECM blanco walay feedback tong input speed nimo mo automatic mo himo siya og malfunction kasi wala nagagana tong imong parts sa imong ano. So ang ilang gigo na malfunction lang pag ginamita mo nang ganito lalabas specific na siya. So input og output ang palitan. Bag ora ni wala ni agig baha walay kuan kay si in owner mo. Ah okay, so pagbili mo ganyan na dili po. Ah, so tuwing na si mong kamot? Wala pa, murag. Bago lang. Bago namin ito binili, ipa-scan namin ito. Wala may problema. So, ngayon lang siya nagkuhan. So, ito yung report niya. Ito, isend ko sa ito. Ayan. So, asa ka makapalitan na? Bisag asang. Nagpa-scan? Nag-contact lang ko sir sa Facebook. Service to siya. Ano lang yun? Ang sa'yo ang scanner? Ambot siya. Mula ginganap yung mga, mo na siya, ano? Transmission control system o same naghihapon siya. Ano, lost communication with vehicle immobilizer control module. Ibig sabihin, lost communication, makita mo naman yung ibig sabihin, di ba? Wala siyang, ano, walang feedback sa ECM kung saan itabo sa imong sensor. So, kailangan ma-address to. Dili na ito i-clear code. Kaya kung i-clear code na to, mawala siya pag i-scan mo tro wala na siya pero na siya present history aw kana ano previous history murag mahimo na siya history send ako si Mohan para makita nimo uy sa naman pa gaya imong kona so diri na punta sa isa kanila kumano diri no na iduha diri. So, dali na punta ka ng RFA remote na isa. So, repeat DC tayo. Okay, okay yan. Ibig sabihin ng key on. Ibig sabihin, nag-off yung ano. Key on, tapos ignition on. Ibig sabihin, hindi nag-idling yung ano. So, ayun, mag-give high-speed CAN communication bus. So, puro communication ang ano, yung speed. So, pag ma-adusin niyo mga speed sensor, mga wala na tanan. So dili pag inaan nimo good nga dili siya palitan hindi siya pwede i-erase code. Although matanggal man ato kasi yayin man ni. Latest man ni ang problema, akala mo wala na. Makapasin ko kalimutan nimo ba ilisan. Ah, okay kampante na ka. Kay maguban ano ka magmahe babasol ko nimo. So sa man si sir oy. Bigay gilis man ako, di ba na yung no, magkuan, di naman na siya mo kuan, mo balik. Unless na maguba gid siya. Pag naguba siya automatic magawa sa button check engine. Pag i-delete ko yan, mawawala na yan. Problema, hindi mo mare-remind yung sarili mo. Nga na, problema. Oh, nakatry na ko, ano? So, back na lang tayo. Pero once na mapalit ko itong mga sensor, wala na ito. Oh, pag nagpalit na tayo, tapos iscout ulit natin, pag nag-okay na siya, saka i-delete, at least nagpalit ka na ng dalawang speed. Input saka output. Kaya nangyari, may ngayon siyang malfunction, kaya ibig sabihin, delete. Kung baga, delete na mo, ano, mo engage yung, ano, yung tawag niyan, yung module, na mo guni ang automatic na siya, kinatawag na controller. Module sa transmission yung shifting niya. So bukod sa ECM. So nangyari wala man natatanggap yung module kaya mo detect ayung ano. Wala natatanggap yung transmission module from input input speed sensor tsaka output speed sensor. Ibato to ni module kay ECM nga wala gagana ang ano input ani. So ang muhatag og signal si ECM sa imo diri mo indicate sa engine. So ana ang history ana. Oo. So automatic ilalabas niya ana problema. So, asayahan naman dire, ikaw naman niya, pinaka-basic malfunction. Kaya kung totally malfunction, dapat wala nakakadagan. So, ibig sabihin, kung ano ito, nga, indicator nga, ipasultin niya nga na i-problema yung transmission. Di man totally nga, di nakakadagan. Kaya tanong ko, sir, di ka na makatakbo? Hindi nakatakbo ko, pero takot lang ako. Sabi ko, makadagan pa na. So, moto yung ayahang, ano, yung pambato niya. Ano siya. Pero sure, sir, ha, bisan mo drive ko, ha? Okay ra, ha?
Okay, so at least nakita ng may-ari na yung problema talaga is yung input saka output speed sensor, hindi naman mechanical dahil okay naman so far yung kanyang tunog ng kanyang transmission, especially din yung kanyang engine. So ang problema talaga is yung sensor kailangan palitan. So abangan nyo yung part nito guys kung paano kami magkakabit ng speed sensor input saka output sa kanyang unit ng Ford EcoSport. Okay, so ang nangyayari kasi ito guys, ang kanyang mechanism ng low power, low hatak ng kanyang transmission is wala na siyang signal mula sa input sender papunta sa ECM. Kaya nangyayari hindi na nag-engage yung kanyang clutch lining o clutch pack doon mismo sa loob ng kanyang transmission. Kasi yung kanyang solenoid hindi na umaayos yung kanyang movement, yung kanyang galaw sapagkat wala ng bato yung kanyang transmission controller module, yung mismo yung controller niya. Kaya nagkakaroon siya ng problema. Okay? So, check natin guys kung ano yung speed sensor ng input at speed sensor. So, makikita nyo sa aking video kung ano yung location kung saan natin titirahin yan. So, from Ford po yan, niresearch na natin yan para makita nyo kung ano yung kalalabasan at trabaho natin sa ating part 2. Basic pointers tutorials pa rin guys kung ano yung paano natin itatanggalin at paano natin ikakabit at paano tayo mag i-erase code at makikita nyo kung paano ko itatanggalin siya sa magitan ng hindi tayo mag-clear code. Sapagkat pag once na okay na yung speed sensor mo, automatic yan, di-disable agad yan, i-clear agad yan ni ECM. Okay? So after this, check natin yung engine bay so para malaman natin kung saan yung location mismo ng kanyang input speed sensor. Okay, so tara, let's go. Engine bay tayo guys. So far, okay naman yung tulog ng engine guys. Bagong-bago yung coolant, sariwa-sariwa. Tapos yung brake fluid nito. Uy, subject for replacement na to. Ano kita nyo? Yung brake fluid. Okay, yung battery niya, bagong-bago pa. So, yung blow-by nito, dipstick, nasaan ka na? So far, okay pa naman. Nandito yung speed sensor dito guys. Sa ilalim. Nandito doon o. Dalawa. Ito sir yung transmission niya sir o. So magtatanggal tayo ng mechanism sa taas para makuha yung input sensor isa at saka yung output. Yung output niya yung malapit differential. Yung input naman yung malapit dito lang sa sa pinaka drive gear. So magtanggal tayo mechanism. So hindi ganyan mo mapandar pag magtanggal tayo ng input sensor. Pero hindi makalkal kasi magtatanggal tayo ng PSI. So at least nakuha nyo lang basic pointers kung paano i-diagnose yung mga transmission malfunction. So yun ang problema at engine transmission malfunction, paano siya i-fix. So kailangan na order ng PSI pagkatapos saka natin titirahin. Okay? So kuha nyo lang basic pointers, panalo na. Okay, so yun lang guys. Shoutout sa ating lahat, sa lahat ng mga aking followers, subscribers at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating YouTube channel. So comment lang kayo guys and I will reply anytime, anywhere. Okay? So please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. Na 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 na